Dapat po kasi ngayon mga ka-business ay ito yung pagkaharap nila Kuya Budoy at saka ni Ate Miley. Kanya lang po, kanina ay nag-message si Allison na hindi raw po makakapunta si Kuya Budoy. So ngayon, marami kasing naging tanong nung nagpunta rito si Budoy. Siguro, bigyan muna kita ng pagkakataon, baka may gusto kang sabihin. Sana aminin niya yung totoo. Oo, may pagkakamali rin po ako. Pero lahat men, yung mga nasabi ko, totoo po yun. Yung sabi mo na mag-directis sa'yo, on the spot, magpapadirectis tayong dalawa. Then natanggap ko yung hamon mo. Oo, nagkamali ako. Nagkamali ako kila ate. May mga bagay ako na hindi inamin kila ate. Yung time na bago pa rin na tinago ko siya sa CR, totoo po yun. Pero alam mo yan, di ba? Umpisa pa lang. Sabi ko kung willing ka baka ako magpa-interview, anong sabi mo sa ako? Huwag mo ako isari-sari sa kalokohan niyo. At saka about kay Genesis, di ba? Nung bumalik ka, sabi mo, Genesis, tuturing mo na anak natin dalawa. Pero nagsabi nung sabihin ko, ate, ano? Kasi kung yun anak rin, tuturing mo sa kay Genesis eh. Ay napanood ako doon na sinabi ni Allison na nakita daw ako na may hawak na foil. Ate Maylin, bakit nagkaroon ng mga foil doon o kalat ng mga foil? Saan ginagamit yung foil? Silang gumawa noon eh. Silang gumagamit yun. Niligpit ko lang sa'yo baka makita ng mga bata. Bakit pinapayagan mong ganun, Ate Maylin, yung pamamahay mo yun? Ha? Wala ko si mama sa bahay. Kasi sino daw kung pumunta sa bahay, sagalin ko ng kapatid ko doon. Kapag kawala si mama mo, sinaktan ka ba talaga niya? Winasiwas-wasiwas po niya ako doon sa CR. Pero hindi lang po yun. Pinag-isipan niya ako sa likod. Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka-business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo ulit guys. At sa araw pong ito ay pag-usapan natin ang sagot ni Ate Miley the First sa mga sinabi ni Budoy. Sa vlog na ito ni Ka Business ay dapat maghaharap na si Ate Miley at Budoy. Kaya lang hindi dumating si Budoy dahil may ginagawa di umano ito. Kaya sinagot na lang ni Ate Miley ang mga naging pahayag ng mag-aama ni Budoy laban sa kanya. Una, tinanggap ni Ate Miley ang hamon ni Budoy na magpa-drug test. Matapang nga pong tinanggap ni Ate Miley ang hamon ni Budoy na drug test. On the spot pa nga ang sabi ni Ate Miley, ang tanong gaano nga ba kaseryoso si Budoy sa usapin ng hamon niyang drug test. Sa usapin ng drug test na ito na kay Ate Miley ang panig ko. At sa isyo naman ng pananakit ni Budoy para sa akin maling-mali yun, pwede kasing pag nagharap na sila ay sabihin ni Budoy na nasaktan lang niya si Ate Miley dahil nagkaroon sila ng pagtatalo, na hindi rin nagustuhan ni Budoy ang naging action ni Ate Miley, pero para sa akin kahit ano pa ang ginawa ng babae, hindi mo dapat saktan yan. Dahil ang lalaki na nananakit ng babae ay mga walang balls ang tawag dyan. At kung totoo yung sinabi ni Ate Miley na may time na sinipa-sipa pa siya ni Budoy sa likod, ay parang sobra-sobra ng kawalang balls yun. At sa usapin ng hindi anak ni Budoy si Genesis, dito talaga laglag sa akin si Ate Miley. Sa pahayag pa lang ni Budoy at Allison tungkol dito ay medyo dismayado na ako kay Ate Miley, kasi kahit patutuong sumang-ayon si Budoy na akuing anak si Genesis ay mali pa rin na yun ang palabasin mo sa mga tapat na tumutulong sa'yo. Kahit anong paliwanag ni Ate Miley tungkol dito para sa akin isa itong malaking kasinungalingan.
At sa usapin ng rente sa bahay na hindi nabayaran, ay inamin din ni Ate Mylene na nagbibigay-bigay lang siya at hindi talaga niya ito nabayaran ng buo. Dito laglag din sa akin itong si Ate Mylene, kasi nung kasagsaga ng pagbavlog sa kanila nila ka-business ay napakaraming blessing na dumating sa kanila galing sa sponsor, at bukod doon ay binibigyan pa siya minsan nila ka-business ng pangbayad sa renta. Gasino na ba naman yung 3-5 na rente kumpara sa laki ng blessing na dumating sa'yo, diba? Dun sa pambababae ay ang narinig ko din sa sinabi ni Ate Mylene sa naunang vlog ay nalaman niya. Pero parang wala akong narinig na sinabi niyang naaktuhan niya. Ang sinabi niya ay nakikita na niya yung babae pero binaliwala lang niya kasi inakala niya na tropa lang ni Budoy. Kaya lang syempre na edit na yun ni Boss Dave, baka nga may nasabing ganon si Ate Mylene na hindi na naisama sa vlog. Pero dahil ang pinagbasihan ni Ate Mylene ay text message lang, siguradong kayang-kaya ni Budoy lusutan ito. At saka napansin ko kasi dito guys, hindi lahat ng pahayag ni Budoy ay pinasinungalingan ni Ate Mylene. Tulad nga halimbawa nung mga utang bukod sa renta, inamin niya yun. At saka yung itinago niya sa loob ng CR si Budoy, inamin din niya agad yun, maging yung foil na sinasabi ni Allison, inamin din niyang foil nga yun, pero hindi nga lang daw kanya yun dahil kay Budoy nga daw yun, kumpara kay Budoy na lahat ng sinabi ni Ate Mylene ay pinasinungalingan nilang mag-ama. Ito ay sarili ko lang opinion guys, maaaring mali din ako dito. Pero sa sinabi nga ni Alyssa na nakita niyang may hawak na foil si Ate Mylene sa kwarto, sa tingin ko mukhang si tatay niya ang alanganin dito pag nagkataon. Batay kasi kay Ate Mylene ay foil nga yun na nililinis niya dahil ayaw niyang makita ng mga anak niya. Pinaggamitan daw ito nila Budoy sa pagda-drugs. Sa puntong ito mas malaki ang posibilidad na si Ate Mylene ang nagsasabi ng totoo. Kasi kung kay Ate Mylene yun tulad ng gustong palabasin ni Allison, ay malamang na ang sasabihin ni Ate Mylene ay foil yun na ginagamit sa pagluluto o gumawa pa ito ng ibang alibi para iligtas ang sarili niya. At saka isa pa, may record ng pagkakulong itong si Kuya Budoy, at kalalaya pa nga lang daw nito. Hindi naman sa sinasabi kung basta nakulong ka ay addict ka na o hindi ka nagbago sa loob ng kulungan, dahil may mga nakilala din naman ako na after nilang makalabas ay tuluyan na silang nagbago. Pero mas marami akong nakilala na after na makalaya ay mas lalo nang naging balas subas. Meron pa nga akong nakilala na ang kaso ay napagbintangan lang na nagnakaw, tapos nung makalaya after 1 year dahil napatunayang wala siyang pagkakasala ay naging addict na, at ang masakit ay sa loob pa ng kulungan siya natuto na mag-drugs. Ito yung masakit na katotohanan na madalas nangyayari sa loob ng piitan. Bagamat ito yung kadalasang nangyayari pero inuulit ko, hindi ko nilalahat ang mga nakulong. Kaya sa usapin ng pagda-drugs ay medyo tagilid dito si Budoy. Pero syempre kahit sino sa atin ay hindi masasabing gumagamit talaga si Budoy hanggat walang matibay na ebidensya. Hindi rin natin pwedeng gawing batayan ang sinabi ni Ate Mylene kasi pwedeng sinabi lang niya yun dahil sa galit niya kay Budoy. Pero mas makakapagbigay tayo ng mas magandang opinion dito pag nagharap na sila. Makikita naman natin sa mga pananalita at ikikilos nila kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Kaya abangan natin sa vlog ni Kabusiness ang paghaharap ng dalawang ito. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video. God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Kabusiness Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness?